Good day, everyone! Ituturo ko po sa inyo ang isa sa pinaka-useful na tool sa Microsoft Word na halos kunti lang ang nakakaalam. Ito ay pwede sa students, teachers, lalo na kapag gumagawa tayo ng reports or narrative, at lalong-lalo na doon sa mga writers at kung sino pa man na gumagamit ng Microsoft Word. Okay? Ito po yung tinatawag na readability statistics. Ang ginagawa nito ay kung ang text mo, sinasabi niya kung ang text mo ay naiintindihan ng iyong readers at kung anong grade level ng student ang kayang intindihin yung ginawa mong document or text. Kaya ba siya ng grade 1? Kaya ba siyang intindihin ng high school o hindi? Okay? So, paano ito gawin? Let's proceed. Of course, you have to open your Microsoft Word file. Okay? Then, go to Home. Tapos, dito sa right side, may kita mo editor. Okay? Kung wala naman po yung editor dito, go to review. Then, may kita mo yung editor dito. Now, my version kasi na Microsoft Word is 365, pero dun sa older version, baka ang makikita nyo ay check spelling and grammar. Yun po ang i-click nyo. Okay, just click editor. Okay, so lalabas po dito sa right side, yung correction. So, meron po tayong isang mali dito sa spelling at isang mali sa grammar. So, dapat po naka-check ito. Wala po tayong correction sa spelling and grammar. So, click muna natin spelling. So, check natin. Meron ditong mali, ano? So, we have to change this one to 1. Okay? Ayusin lang natin. Or, you can ignore. Para lang mag-check ito. Then, sa grammar, pwede mong itama yan. So, explain or pwede nating i-ignore. Okay? But for this time, ayusin na natin, no? Itama na natin. Okay? So, as you can see, dapat po wala na tayong correction dito sa spelling and grammar para lumabas itong readability statistics. So, dito po sa baba, sa readability, nakalagay flash reading is. So, ano po ang ibig sabihin ng flash reading is? Ibig sabihin po ito, the higher the score, mas naiintindihan ang iyong document or text. So, mas mababa ang score mo, mas malabo siya, mas hindi siya naiintindihan ng iyong readers. For most standard files, sabi ng Microsoft Support, ang score dapat ay 60 to 70. Mas mababa doon, malabo na siya, hindi siya masyadong naiintindihan ng readers. Yun po yung flash reading is. Ang Flash Kincaid grade level naman, ang Flash Kincaid grade level, ito naman po ay kung anong grade level na iintindihan yung document or text mo. For example, yung 7.5, ibig sabihin grade 7 or grade 8, naiintindihan na yung text or document na ginawa mo. So, for most documents, sabi na Microsoft Support, mas maganda kung 7 to 8 yung Flash Kincaid grade level. But of course, depende yan sa purpose ng iyong document. Kung ang purpose niyan ay para sa grade 1 or grade 2, syempre, mas mababa. Ayaw natin ng 7 dito to 8. So, mas mababa dapat to. Pero kung ang purpose naman ng text mo or document mo ay para sa higher level, let's say graduate school, mas maganda kung mataas ito. Pero for general consumption, 7 to 8 daw yung dapat na score mo. Okay? But of course, it depends upon so kung ano ang purpose ng iyong text. So at least, alam mo na ngayon, di ba? Na pwede mo itong tingnan. Okay? Kapag mababa itong flash reading is, teka nga lang, ayusin ko to. Baka pwede ko pong itaas ito. So that the higher the score, mas lalong maintindihan ang text mo. Pero kung grade 1 ang audience, yung viewers mo, babaan mo itong grade level dito. So, ganun lang po paano gamitin ang readability statistics sa Microsoft Word. Now, for some instances, hindi po lumalabas itong readability statistics sa Word. So, ituturo ko po sa inyo kapag hindi lumabas ito. Okay, go to, close lang natin, go to File. Then, choose options. Kung walang options, click nyo po yung more. Then, nandoon po yung options. Then, click proofing.
Okay, dito po sa when correcting spelling and grammar in Word, dapat po naka-check ito. So, kapag hindi po naka-check, hindi po yung lalabas yung readability statistics. So, dapat po naka-check yan. Then, you have click lang natin grammar muna. Then, okay. So, pag inano po natin yan, okay, lalabas po siya. Kasi kung hindi po yung naka-check, hindi po ito lalabas. Okay po. Now, let's try to search for text dito sa ating Wikipedia. Tingnan natin kung okay ang kanyang readability statistics. So, I use this one about the COVID-19 pandemic. So, paste ko lang siya dito sa aking Word. So, check ko ngayon using editor. Okay, so yung corrections natin wala. So, tama ang spelling, tama ang grammar. By the way, no, kailangan po naka-check ito or zero yung corrections ng spelling and grammar bago po ito lalabas. Kasi hanggat may number po dito, may mali sa spelling and grammar, hindi po ito lalabas. So, you have to check or you have to ignore, no, para po ma-check ito. Okay, so tingnan natin yung kanyang readability statistics. Yung fresh reading is niya napakababa, 15.2. So, eh hindi siya umabot dun sa average dapat na 60 to 70. Okay, yun namang flash skin kay grade level, napakataas, no? Napakataas, hindi to kayang intindihin ng elementary students kasi napakataas nito. Okay, so kung titingnan kasi natin yung text, marami siya mga terms or words na hindi naman din nababasa ng mga lower grade students. So, hindi po ito kaya ng mga grade ng mga elementary students. Okay? So, at least alam nyo na po, no? Kapag nagagawa kayo ng reports, ng narrative, oy, teka nga, titingnan ko yung kanyang readability statistics, baka sakaling ma-improve natin yung ating documents or text na ginagawa. Now, meron akong ginawa dito na text or documents that is intended for elementary students. Check ko siya kung pasado siya sa readability statistics. So, sunod ko lang dito, hello students, welcome to our classroom, and so on. So, check ko siya kung papasa siya sa readability statistics. So, click editor. Okay, wala namang correction sa spelling and grammar. So, lalabas na agad ito. Then, readability niya, reading is 93.5. Wow, napakataas nito. Almost perfect. Ibig sabihin, naintindihan. Madali siyang maintindihan. Yung flash in K grade level 1.5, which is, yun ang aking target, elementary students. Ibig sabihin, kahit grade 1, grade 2, kaya siyang intindihin. Okay po? So, I hope nakatulong po ito tip ko sa paggamit ng Microsoft Word. Thank you for watching.